Tinawag nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na bangag at adik ang ating Pangulo. At sinabi niya pa na kung siya ay nakapwesto pa sa kasalukuyan ay baka tigok din itong si Pangulong Bongbong Marcos. At hindi pa doon tumigil itong si Rodrigo Duterte. Sinabi niya pa na nung siya po ay mayor, eh nakarating daw po sa kanya ang listahan ng drug personality mula po sa Davao. Ito pong Pideya Davao, nagbigay daw po ito ng kopya sa kanya ng listahan at nandoon daw po ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayan ba ay totoo? Eh hindi po. Alam naman natin na si dating Pangulong Rodrigo Duterte mapagbiro. Ewan ko kung ano pong pagbibiro ang ginagawa niya sa kasalukuyan. But definitely, it will serve the interest of Duterte. Sa lahat ng mga sinasabi niya ngayon, interest ng mga Duterte ang kanilang pinoprotektahan. Pero, ano ba ang katotohanan? Una, ang Philippine Drug Enforcement Agency ay nagsalita na po tungkol dito. Nang ito po ay matatag noong June 30, 2002 by virtue of Republic Act 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 as amended, simula po nung taon na yon hanggang sa kasalukuyan sa kanilang National Drug Information System or NDIS, wala pong pangalang Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang associated sa anumang drug activities. Gumagamit o nagbebenta, hindi po kasama ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kinontradict ito nitong si Rodrigo Duterte. Sabi niya, eh sino ba naman ang magsasabi na Pideya na ang Pangulo ay adik na nasa listahan? Eh simple lang naman yan. That is public record. Pwede pong hingin yan ng media, ng publiko kung kinakailangan. And if necessary, pwede pang mag-request sa pamamagitan ng court order kung yan ay confidential para lamang i-divulge kung yung sinasabi niyang katotohanan ay talagang totoo nga ba. Pero alam naman natin na kasinungalingan yon. Pangalawa, ang Philippine National Police ay nagsalita na din po sa katauhan ng spokesperson nito na isang abugada, walang iba kung hindi si Police Colonel Jean Fajardo. Ayon po kay Colonel Jean Fajardo, wala po sa listahan ng Philippine National Police drug personalities ito pong pangalang Ferdinand R. Marcos Jr. At sa isang pagkakataon, binanggit nito pong si Senator Ronald De La Rosa na ang ating Pangulo ay hindi po kasama sa listahan na na-encounter niya nung siya po ay nanunungkulan pa bilang police and even nang siya po ay naging Chief Philippine National Police. Baka sabihin nyo, fake news. Eh, nilaglag yata ni Rodrigo, nilaglag yata ni Ronald De La Rosa itong si Rodrigo Duterte. Hindi po yan fake news sapagkat sa pagtatanong na ginawa po nitong si Anthony Taberna ay sinabi po nitong si Ronald De La Rosa na chismis lamang. Pero sa listahan, wala talaga ang pangalan ni Ferdinand R. Marcos Jr., siyempre, na pangulo po natin sa kasalukuyan. Pakinggan at panoorin niyo po ang pahayag dito ni Anthony Taberna at saka ni Ronald De La Rosa. Chief PNP at hindi lang sa Chief PNP, sa pagiging police, sa matagal na panahon, did you come across the name of President Marcos sa anumang listahan na may kinalaman po sa illegal drugs? Wala akong nagkita. Mga chismis lang. May mga chismis, pero sa akin, yung sabi mo na listahan nung pag-upo ko ng Chipinte, wala akong nakita. Inimbestiga ba si former, si Pangulong Marcos at any point na kayo po ay police in relation to illegal drugs? Wala. Hindi namin. Nadinig po ninyo ang pahayag nito pong si dating Chief PNP, Police General, Police Director General pa ang ranggo niya that time. Kasi nabago na yan. Ngayon, rank classification ay parang katulad na sa Army. Ang dating Director General, Chief Philippine National Police, ngayon Senador, na si Ronald De La Rosa.
Pero ito na ang pinaka siguro magandang ebidensya. Dahil nung mga panahong ito, ang tao po na ito ay nakapanalig ng dating Pangulong Duterte sa ilalim ng kanyang administrasyon. At ito ay bilang chairperson ng Dangerous Drug Board. Walang iba kung hindi si Retired General Dionisio Santiago. Siya po ay eksklusibong nakapanayam kahapon o kagabi sa isang dinner. Siguro sarap ng inulam niyo, boss Ninyo Barsaga, no? Nitong si Ninyo Barsaga. Panoorin at reaksyonan po natin ang mga tinuran dito at yung mga katanungan na napakaganda nitong si Ninyo Barsaga kay General Santiago. Noong araw na ito, nabigyan tayo ng pagkakataon sa isang exclusive interview kay dating Air Forces of the Philippines General Dionisio Santiago, at nakarin po siyang PDEA Chief Director. At noong panahon ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, siya po ay nagtingkod sa Duterte Administration bilang Dangerous Drug Board Chairman. Dito sa aking panayam, para mas maging knowledgeable yung ating reaction video, ang Dangerous Drugs Board, iba po ito sa Philippine Drug Enforcement Agency. Tandaan po natin ang mga sasabihin ko po ngayon, ha. Ang Philippine Drug Enforcement Agency is the lead agency that enforces all laws relative to the fight against dangerous drugs. Particularly, the law that created PDEA, yung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang Dangerous Drugs Board po kasi, mas nauna po ito sa PDEA. Pero sa madaling paliwanag na lamang, dahil hindi naman po kayo criminology student, ang Dangerous Drug Board po ang gumagawa ng mga polisiya para po sa pagpapatupad ng mga batas at polisiya o regulasyon na may kaugnayan sa paglaban sa ilegal na droga. At pati po yung paggamit ng mga droga na ipinagbabawal pero for medicinal purposes ay kailangan pong gamitin. Sila po yung gumagawa ng mga regulasyon at polisiya diyan. Kaya ito po ay nakailalim sa Office of the President, at ang rank classification po nito sa ating hanay sa gobyerno ay Under Secretary. Tuloy po natin ang pakikinig dito kina Barsaga at kay Santiago. Tinanong ko si General Santiago kung ano ang reaksyon niya na sinasabi ni dating Pangulong Duterte na ito si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ay gumagamit ng ipinagbabawal na droga o yung sinasabing cocaine o pulburon. Wala pong kainap-inap na sinabi ni dating General Santiago na wala silang record sa PDEA. Natinig ninyo, ha? Ayun ang naging kasagutan. Pero siyempre, pakinggan natin yung mismong sasabihin ni General Santiago. Pero malinaw, ha? Ayon sa pahayag nitong si Barsaga, walang kakurap-kurap na sinagot ni General Santiago na wala sa listahan ito pong si Pangulong Bongbong Marcos. Ito po si Santiago ay senior director po yan. Matagal na po siya sa tanggapan ng mga sumusugpok sa illegal na droga. Pakinggan po natin ang ating panayam sa kanya. Kayo pa'y dati po kayong PDEA, Dangerous Drug Board Director noon. Yung sa panahon niyo po ba, nasa listahan po ba, nasa listahan po ba si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos? Actually, tinanong po yung deputy ko, saka si Derek Berlion. Sabi ko, mga tatandaan ba kayo na encounter natin listahan? Sabi niya, wala. Tama na rin, sabi ko, tama yan sinagot mo, Derek. Nag-replay ang mga ang PDEA through Derek. Kasi, unang-una, kung may report, hindi ka automatic na mapapasok sa drug use. Dahil yan yung kanya, meron kami tinatawag National Drug Information System. Number natural, ito po. Number natural, yan yung ibabalibate yan ang member ng... Habang nagsasalita, putulin po natin, ha. Gusto ko lang ipagdiinan na ito pong si General Santiago, siya po ay naging chairperson ng DDB sa panahon ni Rodrigo Duterte. Kung saan, nung mga panahong iyon, meron silang inalabas na narco list. Kaya ito yung sinasabi na sinungaling talaga si Rodrigo Duterte.
dahil yung narco list na yan, wala doon si Pangulong Bongbong Marcos. Or even kung sinasabi niya na yung listahan nag-come over siya doon noong siya po ay mayor, wala pa rin doon sa record ng NDIS simula nga po noong 2002 hanggang sa kasalukuyan. Maliban na lamang siguro kung ipagyayabang niya na yung record niya ng paggamit ni Pangulong Bongbong Marcos ay beyond 2002. Kasinungalingan na naman ang mangyayari dyan at baka mas mahuli siya pagka ganun pa ang sinabi niya. Remember, governor si Pangulong Bongbong Marcos noong 1998 hanggang 2007. Paano mag-i-illegal na droga ang isang gobernador? At nung mga panahon na binanggit nga nitong si Rodrigo Duterte, ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos, sinasabi na noong time na yon, senador ito pong si Pangulong Bongbong Marcos at inimbitahan, napipreempt ko yung sinabi tuloy nitong si General Santiago, inimbitahan ng PDEA bilang guest speaker ang dating senador, ngayon Pangulo Ferdinand R. Marcos. At sinasabi niya, bakit sila mag-i-invite ng isang resource person kung ito ay gumagamit ng illegal na droga. Napreempt ko na yung mga sinabi, pero patuloy po nating panoorin ang mga bahagi ng pagtatanong at kasagutan dito nitong si General Santiago. PDEA, NBI, Armed Forces, National Police, yung mga lahat ng enforcement, pati-contribution, pati-post guard. Ngayon, lahat ng report ibabaligay. Pag walang agreement yan, ipapasok kahit yung report. Tapos sir, tatanong ko mo sir. Kasi ang pinangangalandaan ng dating Pangulong Duterte, PDEA at PDEA din ang galing. Sa tingin nyo, sir, totoo yun yung Maayon ko, basta kung saan ang source yan. Dahil kami, patagal ko. Kaya nga atang ito nga. Baka ang source niya, Sir Santiago, si Maharlupa. Kasi may nagsasabi dito sa manonood, ang source daw ni Rodrigo Duterte, si Maharlupa. Even invited si BBM to be our fundraising speaker. Ibig ko siya i-invitayin sa nasa Dandy siya. Nung panahon, hindi pa siya pangulo. Senator siya. Opo, senator. Sir, sinasabi naman, hindi naman nagpangulo ng si BBM itong 2022. Yes, sir. Sir, ano po masasabi niyo sa mga pinangalala ng mga admiral at sa mga narcolis na pinangalala ng dating Pangulong Duterte? Yung iba pong badalit talaga ng nadawit na po subject sinama lang na kalaban sa politika. Maganda tong tanong na to kasi 5 narco generals ha. Ang isa doon sa talagang pinpoint nitong si Rodrigo Duterte ay si General Pagdilaw at saka si General Garbo. Alam nyo yung mga tao na yan, si General Pagdilaw, I do not know General Garbo, pero si General Pagdilaw, na-encounter ko ito nung nasa training center ako. Siya yung, kung hindi ako nagkakamali, o dalawa kasi ang Pagdilaw, pero sa aking pagkakatanda, siya yung then director ng Institute Training Group. At nung ma-encounter ko yan sa loob ng kusina, napaka soft-spoken officer. At kahit recruit ka, hindi ka maiilang sa kanya. Napakabait sa madaling salita. Pero syempre, yun lang yung first impression ko sa kanya. Hindi ko naman talaga alam ang tunay na pagkatao. Ganun pa man, nasira ang kanilang karir dahil po sa parang walang ka-due process na pag-a-announce ng isang pangulo nung mga panahong iyon na sila po ay narco generals. Kaya yan ay itinuwid ng kasalukuyang gobyerno. Diba? Nung nakaraang mga taon, sinasabi ng ating pangulo at ng ating secretary na si Benhur Abalos, hindi papangalanan maliban na lamang kung meron ng appropriate na kaso na naka-angkla na sa korte, saka na lamang nila papangalanan. Kasi napaka unfair po inon para sa mga tao na ito na nagserbisyo sa publiko for decades at sa isang iglap lamang dahil po sa pahayag ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang kanilang serbisyo na pinaghirapan ng dekada-dekada ay nasira ng ganun-ganun lamang.
Yung mga Narcos, yung iba nagpun sa akin, nagre-reklamo kung ba't sila nasama, pero hindi naman ako, ano, yung iba, binalidate ko. Nagre-reklamo, pero wala naman, walang magagawa doon, hindi ko malaman yung mga pinangalanan ko. Yung pinangalanan ko eh, na bandang muli, nakipag-request ang waiting sa akin. Pinaumpert ko muna siya, yes, sir. Nung sabi niya, pero wala ako dyan. Wala akong involvement. Okay. Nga niya sa sugal meron. Okay. Ngayon sabi ko, ano mo? Pwede ang director ko, babarero ko mo. Yes, sir. Okay, sir. Hindi. Kung ganyan pinagkita, babarero ko. Okay. Hindi ka nagsisino ng mga away. You're effective defensively. Yes, sir. Hindi ko si Gandhi nung nagsalita, dati si dating Senator Antonio Trillanes, sinasabi, yung anak mo si Pangulong Duterte nasa Dragnes. Anong komitasyon nito doon? Kagaya ni Pulo, mas sinasabi ni Dragon. Yung sa akin na ako, dapat as far as love your concern. Ano nga yung report, pero ang report, binabalibate siya. O, ilan mo kami nakita ang report eh. Sino naman mag-i-implicate sa Duterte kapag ikaw ay nasa Davao naka-sign? Kaya given the benefit of the doubt still dito sa mga Duterte, ipagpalagay natin na ang PIDEA, walang records talaga sa kanila. Pero, ang hindi maikakaila, yung pahayag nitong si Arturo Las Cañas na kanilang pinagkatiwalaan sa napakahabang panahon. Ano ang sinabi ni Arturo Las Cañas? Rodrigo Duterte is the most dangerous person in the Southern Hemisphere. Oh, or Southern Philippines. Kasi Southern Hemisphere mismo yung sinabi nitong si Arturo Las Cañas. And in addition to that, sinabi niya, he is lord of all drug lords. Oh. Nanggaling yon sa pinagkatiwalaan niyang tao. Ngayon, sinasabi ni Arturo Las Cañas, nagbabalik loob siya sa Panginoon, nagbabagong buhay, kaya yung kanyang pagkakamali ay itinutuwid niya. At ang pagtuwid na ito, ang magagawa niya na lamang sabihin ng katotohanan tungkol sa mga Duterte diyan po sa City of Davao. Kayo na bahalang maniwala o hindi maniwala kay Arturo Las Cañas. Hindi tayo lumulungan na ubusan ng chief. Yes, sir. Tama po. Sir, ito sir, last na katanungan ko po, sir. Yung umuubog na po dita, may nalungan po ba kayo ng mga nasasangkot ng mga retirado opisyan? Kamusta na ba yung si Kapitan Tanda, by the way mga tol? Yung tinutukoy ko si Clemente Enrique. Ito yung baron ng class 1983, yung class ni na secretary or national security adviser Edgardo Anyo. Basta si Sir Anyo, ano, siya yung classmate at nagpapakilalang parang spokesperson ng class nila. Pero yan po ay itinatuwa na ng kanilang class at sinasabi na ang sinasabi nitong si Clemente, si Kapitan Tanda ang tinutukoy ko, ay kanyang pansariling opinion lamang at hindi nagre-representa ng kaisipan o damdamin ng kanilang class or ng 1983 class ng PNA. Yung intensyonado, tapos sabi ko, kung pwede eh, diniretso ko siya, kung pwede eh, you speak for yourself, yes sir, kung mukhang idamay yung mga retirees naman,
alam mo, pag retire ka, para kang kotse. Pag nag-retire ka, yung kotse, kahit brand new, pag lumabas na ng pasa yan, appreciated na kami, yes sir. Hindi na kami ganun ka-influencer, yes sir. Huh? Totoo yan. Kapag ka nag-retire ng isang official, hindi na sila kasing lakas ng nung panahon na sila po ay aktibo pa. No? At ito mga aktibo po nating mga sundalo at kapulisan, katulad nung sinabi nito pong si General Santiago, they are all professional. And syempre, yung kanilang loyalty should be not on Duterte, but on the Constitution. At ano ba ang sinasabi ng Constitution? To serve and protect the people. Nakalagay po yan sa Section 4 ng Article 2 ng ating 1987 Constitution. At sinasabi din po sa ating saligang batas that the Commander-in-Chief, the President of the country, is the Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines. O kaya yun po yung kanilang susundin. Hindi po yung panawagan ng isang totoong bangag, kung bangag man, o kaya merong epektong hindi maganda yung paggamit niya ng fentanyl. Tuloy po natin ang pinapakinggan po natin dito, mga tol. Sa kanilang mga bata, nasa servisyo, yung mga naman, hindi mo masabi po anong nasa isip niya, sir. Pero yung mga sarili-sariling agenda rin yun, yung mga future na inaalagaan niya, bago sumalang sa ganyan yan, hindi mo madali isalang. Although, ang ganyan na marami po sa mga loob yung mga patikang na retirees, yung former president dahil maka-pension yun. Dati mas malaki pension ng mga bagong retirees sa amin. 20 plus kami yung retiree, yung mga bagong nasisend. Pero ilan just kami. Pero just to say na yung ko na yan is lahat ng tao na pupuha sa kuha. Okay. Yan naman mga nasa military, mayroon na influence. Thinking individual. Ang lahat kami, ang ginawa namin, talagang further ahead yung today. Kasi na yes, nagulungin yung isa nagsasakot dito ba yan? Yes, sir. Nagsasakot dito ba yan? Ordinary citizen. Yes, sir. At naisip ba yan? Itong si Rodrigo Duterte. Ang nagsasuffer dito ang bayan. Ang ginagawa mo, Rodrigo Duterte, na pangchichismis, kawawa ang mga pangkaraniwang Pilipino. Ang trabaho ng Pangulo, protektahan at serbisyuhan ang Pilipinas at mga Pilipino. Pero sinisira mo ito. Kinukuha mo pa ang panahon ng ating Pangulo. Salamat na lamang at malalim ang pasensya ng ating Pangulo at hindi ka na lamang pinapansin. Nahamunin mo pa ang ating Pangulong Bongbong Marcos na magpa-drug test kay sa luneta. Anong kalokohan yan? E samantala nung ikaw ay Pangulo, inamin mo sa isa sa mga naging cabinet meeting mo sa 10 oras ng gabi na ikaw ay gumagamit ng marijuana para manatili kang gising. Ngunit nalaman ng publiko, syempre, at nagtanong ang publiko, kaya ilang oras lamang nakalipas, todo tanggol na sa iyo ang spokesperson mo at ang legal counsel mo na si Harry Roque at Panelo at sinasabing nagbibiro ka lamang. That time, nagde-demand din ang publiko na magpa-drug test ka. Bakit hindi ka nagpa-drug test? Tapos ngayon, sa chismis mo, ikaw lang ang nag-chismis, hindi mismo nanggaling sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Walang ebidensya na ipinapakita. E susunod sa iyo si Pangulong Bongbong Marcos. Sino ka? Rodrigo Duterte. Ano yan? Double standard? Pag iba, dapat magpa-drug test. Pag ikaw, hindi pwedeng magpa-drug test. May latest allegation sa inyo si Arturo Las Cañas. At perhaps, ito, i-challenge mo ang iyong anak. Si Baste Duterte, sinabihan nitong si Arturo Las Cañas na adik. Anong masasabi mo dyan, Rodrigo Duterte? Sabi ni Arturo Las Cañas, adik si Sebastian Duterte. Pakisagot mo yan. Siya ang i-challenge mo sa sinasabi mong drug test. Anyway, tapusin nyo na lamang ang panonood dyan po sa vlog ni Ninyo Barsaga sa kanyang channel na Ninyo Barsaga. Subscribe nyo din po siya. At maraming salamat po sa inyo sa 600 plus na manonood po natin mula po sa Facebook at YouTube. Maraming salamat.
bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, magbabalik muna ako sa inyong mga komento. Ano po ang masasabi ninyo sa revelasyon nito pong si dating Dangerous Drug Board Chairperson Dionisio Santiago na si Pangulong Bongbong Marcos ay wala sa listahan ng PDEA? Shout out sa inyo!